Assalamualaikum. Naalala ko lang kahapon, September 1, September 2 na ngayon. Kahapon September 1, nakaisang taon na ako. Isang taon na simula dumating dito, bumalik ulit mula bakasyon. Last year, 2019, pumunta ako ng bakasyon ng June at bumalik ako ng September 1. Alhamdulillah, kahit pa paano, 3 months na bakasyon. Para makasama yung mga bata at may mga inayos ng sitwasyon. Tapos, yung araw na yon is sobrang lungkot. Yun yung araw na for the first time ko nakita yung anak kong pangalawa na umiyak ng ganong kalakas o nagwawala. Sobrang sad yung bakasyon ko. Naikwento ko na yan sa ibang vlogs kung ano yung mga pinagdaanan ko yung bakasyon dahil nga may family problem ng pinagdadaanan. Tapos, sumabay pa kung saan nag-grow pa lang yung channel natin. Nasa 45,000 subscribers pa lang tayo, magpa 40 pa lang. At yung time na yun, ang daming hindi nakaunawa sa akin sa pinagdadaanan ko dahil nga wala akong sinishare. Ang alam lang nila, kung ano yun lang yung nakikita nila o nalalaman lang nila. Basta, long story siya. Pero kung kailan yung araw na paalis na ako, kasi nag-stay ako sa Pangasinan, nag-rent ako ng apartment malapit sa mga bata, malapit sa bahay ng dati kong asawa. Para makasama lang yung mga bata. Buong August, nakapag-rent ako. Ang hirap pa nga maghanap ng apartment yung time na yun. Lalakad kami, umuulan. Ang hirap mag-connect ng internet. Alam mo, pupunta pa ako dun sa bahay nila kasi malakas ang internet nila. Sa labas lang ako ng gate, uupo pa malamok para lang makapag-upload at may mapanood kayo. Update patungkol sa mga vlogs ko sa Pinas. So, ang dami kong pinagdaanan. Alam nyo lang. Tapos, alhamdulillah, sa awa ng Allah, sa turo ng Allah, nakahanap ng apartment. Room lang siya na maliit. Wala pang sariling kusina yon. Yung CR, sa labas pa. Tapos yung pangligo pa is pump, no? Magbubomba ka. Pero kahit ganun yung sitwasyon, hindi mo naiisip. Masarap ang pakiramdam, sobra. Talaga yung time na yun, yung bakasyon na yun, na-feel ko parang exit na ako. For good na, parang ayoko nang bumalik dito, wala na akong gana. Lalo yung last na araw na pabalik na ako ng Cavite para yung mga gamit ko, ayusin na doon. Yung araw pa na yun, na-busy ako dahil kailangan ko pumunta ng Dagupan, saan yung may kukunin akong t-shirt, may mga gagawin ako. Kaya umuwi na ako gabi na, kesa yun yung araw na sinulit ko na yung mga anak ko. Bali, sinulit ko sila yung gabi na bago, kanibukasan, na paalis na ako. May mga video pa kami yung gabi na yun. Tapos, yung araw na paalis na ako, naramdaman na pala ng bata kasi nakikita na yun, nag-iimpake na yung asawa ko, yung stepmother niya. At malungkot daw yung bata. Ayaw umuwi sa kanila. Gustong sumama sa amin, yung hinahatid na sila, na hinahatid na namin sa bahay. Ramdam niya, napaalis na kami, napaka... Alam mo pa naman yung cute ng itsura ng lalaki, yung lalaki ko na anak. At nakakaawa tignan, tapos talagang parang ayaw na niya dun sa bahay, sa nanay niya. Gusto nang sumama sa akin. Ayaw umuwi, tapos binibigyan na namin yung cellphone, maglaro muna saglit. Dahil nasa labas siya ng balkon, ayaw niya pumasok sa bahay. Hanggat sa pinilit na namin, kasi paalis na talaga ako. Yung panganay ko is parang sanay na, parang wala siyang alam na... Okay lang sa parang ano man naman hid na. Pero sa yung bago ako mag-abroad, 2016. First time ko din naramdaman yung anak ko na itong babaeng panganay. Siya palang anak ko yung time na yan. 2 hours siyang halos nakayakap sa akin, mahigpit. 2 years old pa lang ngayon. Ebe, spoiled pa naman yan, baby girl sa akin. Ayaw niyang bumitaw, naramdaman niya na alis ako. Tapos sabi ko na lang, bibili lang ako ng candy ha, babalik ako. Kasi sanay siya na laging may bibili na ako sa tindahan. Alam mo, mali pala sabihin yun dahil nga yung time na yun na sinabi ko may bibilin lang ako, yung paalis na ako, naiwan ko yung asawa ko, buntis na magda 9 months na. Ang nangyari, after yung pagdating ko dito, kumontak yung asawa ko dati, sinabi niya na yung anak ko daw, nagtatanong saan si Papa, ang tagal bumili ng candy, o ang tagal bumili sa tindahan. Naiyak ako yung time na yun sobra, na hindi mo pala akalain, kasi pag mag-a-abroad ka, ano yan eh, dala-dala mo yung... excited ka. Kahit malungkot na iiwanan mo yung pamilya mo. Pero pag first time mo mag-abroad is andun yung excitement. Lalo ko dahil nga ang tagal kong nawala sa Arab country, sa bansa ng papa ko, na nami-miss ko yung mga pagkain na Arabo, nami-miss ko yung kultura namin. So, andun yung excitement na sa sobrang tagal ko sa Pilipinas, ng 17 years, lumaki na ako dun. At nami-miss ko yung Arab country. So, yung papunta na ako dito is mas matimbang yung excitement. No, lahat naman makakaramdam ng ganyan na kala mo, kaya mo. Lalo pag first time mo. Pagdating mo dito, doon mo may isip na masakit pala. Parang kang sundalong
dahi mo pa yung sundalong pinadala sa ibang bansa na mas matindi din yun kasi baka wala nang balikan, di ba? Parang yung ganun yung pakiramdam eh. Masakit na di mo akala hindi mo kaya na mapalayo sa pamilya mo. Na-homesick ka, na-miss mo yung lugar mo. Kaya sa mga pamilya dyan na may nanonood, na may mga ano sila kamag-anak sa abroad, intindihin nyo yung sitwasyon nila. Kung alam nyo lang gaano ka lungkot, lalo dumagdag pa yung peking kontrata, trabaho na wala sa usapan ng kontrata, at mga iba pang problema na pinagdadaanan nila dito, lalo't namimiss sila kayo. At yung sinasabi ko dito sa title na about umiyak siya, ito yung iyak ng anak ko. Nai-record ko pa yung bago ako umalis. Yung anak ko, tatanong nga kung bakit ang tagal kong bumili ng candy. Nag-aantay pala kahit after 1 month, nagtatanong pa. So nakapag-bakasyon ako after 1 year, alhamdulillah, pinagbigyan ako. Kasi nga may problema ako, kailangan kasi kasuin. Unang bakasyon ko, inayos ko na lang yung mga passport nila. Sabi ko, inshallah, tatry ko yung the best ko na madala sila dito. So after 1 year na naman mahigit, nakapag-bakasyon ulit ako, yun na yung nadala ko sila dito. Alhamdulillah. Yung paalis na ako, tulog na yung bunso ko, tulog sila, dalawang anak ko, kaya hindi nila nakita yung pag-alis ko. Madaling araw na yun. Ito naman, alhamdulillah, pangalawang bakasyon ko, ay nakasama na sila sa akin. Pero malungkot din yung hinahatid ko na siya sa airport. Pero sa isip ko ay pauwi na talaga ako, sabi ko. After 6 months, uwi na din ako. Kaso yung nga may nangyayang problema, na-broke in ang family. Tapos, pag uwi ko, iba ang nangyari. Ibang sitwasyon. At doon pa naisipan ng dati kong asawa. Kung kailan nasabas na ako, parang napag-iisipan pa niya na ayusin na lang at makipagbalikan. Dahil nga, sabi niya, kawawa daw yung bata. Wala na nga ang tatay. Kumbaga, wala na, broken na nga yung family daw. Tapos aalis pa yung magulang na mag-abroad. Naiyak din siya na nakita niya anak ko daw isang oras bago daw tumahimik. Isang oras umiiyak. Simula umalis ako. Ito pala yung araw na paalis na ako. Ito yung gabi na yun eh. Hinatid na namin siya sa bahay. Tawag niya asawa ko, tita. Ang kulit, ayaw niya, hinihila namin papasok sa bahay. Nasa loob na siya ng kwarto, sinara namin yung pinto. Andun na siya sa nanay. Ito na sa labas na ako. Nag-impake na ako ng gamit ko. Iyak pa rin siya, iyak sa kwarto. Tita, papa. Alam mo, ito yung pinaka masakit bilang tatay, bilang magulang. Narinig kong ganito yung anak ko. Pagkatapos ko mag-impake sa labas, mga gamit ko. Tapos sinusuntok na daw niya yung nanay niya, sinasaktan na niya, sinusuntok niya yung pinto, ang lakas. Narinig ko yung kumakalog yung pinto eh. Kahoy lang yan, pero sinusuntok niya, grabe. Tapos yung pinto pa sa may main na pinto sa sala, makapal yun eh. Yun yung mga lumang klaseng pinto na makapal talaga na sliding door. Na kaya pa yung saktan sa sarili niya para lang suntokin yung pinto na yan. Ano lang siya dito, 2 years old. Mahigit. Hindi pa ganito din edad ng anak kong babae, pero mas tahimik yun. Hindi siya nagwala ng ganito. Itong panganay ko naman, parang sanay na. Yung nga lang, pag pinagbabaksyon ako, parang malabo na yung loob sa akin. Hindi na tulad yung dating pa-baby sa akin, masyadong mayakap. Ngayon parang nahiya na, lumalayo na sa akin. Malayo na ang loob sa akin. Masakit din sa akin yun. Kasi yung dating paborito mong first anak mo, nandami yung pinagdaanan na hirap para lang lumaki siya. Pag uwi mo na lang is parang hindi ka nakilala. Kasi hindi mo na alam yung mga nagbago sa kanyang nakugali. Minsan matutumugod ka pa, hindi pa marunong magsulat. Parang gusto mo sana mag-stay sa tabi niya para alagaan siya. Ito naman, pangalawa ko, may alam na. Tapos nagwala ng ganito. Ano, nasa labas ako ng terrace, nasa labas na ako ng gate. Nagtumayo muna ako doon na matagal. Tapos nag-isip-isip ako. Pinakinggan ko muna yung iyak niya. Hindi, sabi ko hindi, sa sarili ko, hindi ako aalis hanggat hindi tumahimik ang anak. Sa isip-isip ko, pag hindi pa ito tumahimik talaga kasi ang tagal, ilang minutes na yung umiiyak, mahigit 10 minutes na ako doon. Sa isip ko, once na hindi pa ito titigil, ano na talaga, hindi na ako alis. Pinapakiramdaman ko yung iyak niya, kung gaano kasakit sa bata na mawawala yung magulang niya.
Tapos, nakatayo lang ako sa labas ng gate kasi abot sa labas ang iyak niya sa sigaw ng bata. Nagaantay lang ako at nagaano na ako ng lakas na loob na sige magstay na. Para lang ayaw ko lang siya umiyak ng ganyan. Naaawa ko eh. Ang nangyari, hinila ako nitong asawa ko na kailangan ko daw talaga umalis. Marami pa kaming, kasi wala din naman magsusupport sa bata. Lalo malaki ang pinapadala ko sa kanila monthly. Kailangan nila yung budget na yun. Wala pa naman akong na-start na puhunan para magstay sa. Yung time na yun, sige, umuwi ako. Malungkot masyado yung biyahe na yung papuntang Manila. Tapos yung pagdating ko pa ng Cavite, nagbigay ako ng isang araw kanibukasan makipag-meet up sa mga subscribers natin. Mga ilan lang ang dumating, 5 lang ang na-meet ko. Tapos, parang last day ko na yun sa Manila makapasyal. Makapunta sa museum. At yung nasa airport na ako, nagka-problema ako sa papers. Hindi ako makakalis kasi nga may hindi ako inasikaso doon sa mga kailangan. Yung balik manggagawa. Yung time na yun, okay lang sa akin. Kasi nawawala ko yung kontrata ko or something. May mga papeles akong nasa bahay lang pala na iwan, hindi mahanap. At yung time na hindi sana ako makakalis. Yung lalaki doon na nag-work sa airport. Sabi niya, matagal na kayong nabigyan ng ano, so chance na ngayon hindi yung inayos yung papers nyo at hindi kayo makakalis talaga. Yung time na yun, parang okay lang sa akin. Hindi ako nakakamdam ng lungkot na hindi ako makakalis. Hindi, mas parang sabi ko, ito na siguro yun. Ito na yun, yung tadhana ko na hindi nga talaga makakalis na. Tapos okay lang sa akin, umupo ako doon, nag-isip-isip ako. Ready na kaya ako, sige, bebenta ko tong camera ko para puhunan or something. Mag-stay na ako sa Pinas, yun na yun. Pero iniisip din ng asawa ko, kasi nga, babalik pa naman din siya dito. Kailangan din niya pag-ipunan yung ayusin yung bahay niya. Nag-isip-isip din, tapos tumayo siya, pinakiusapan niya yung lalaki doon. Yun, pumayag. Pumayag na, sige, bigyan akong last chance. Tapos sinasikaso nila, nakalusot ako, nabigyan ulit ako ng pag-asang maka-alis. Tapos pagpunta ko, wala, sabi yung kailangan ko talaga bumalik. Pero sa totoo lang, last year pa ako wala nang ganang bumalik dito. Kaya last year ko pag gagawin tong video, yung dumating ako mismo, September 1, kanibukasan 2, ganito din. Gumawa na ako ng video eh, ganito din. Dito pa nga yung lugar na yun. Pero hindi ko na in-upload patungkol dito. Kasi masyadong malungkot. Kaya sa totoo lang, ngayon, nag-ready na din ako. Sabi ko, simula nakita ko yung ganun iyak ng anak ko. Sabi ko sa sarili ko, hindi na ako magbabakasyon ulit. Ayoko na magbakasyon. Ayoko masaktan lang yung bata sa bakasyon ko. Talagang next na pag-uwi ko, final na yun. Ano na yun? For good na, hindi na bakasyon. Ayoko makita ganito yung bata. Kaya lagi ko inaalala tong iyak niya. Para lagi kong maisip anong dahilan ko bumalik ako dito. Ay para mag-ipon. Ipunin na bawat real ay mahalaga. Ibili ko sa mga investment o sa mga kailangan ko. So yun, ilang gusto ko i-share dito. Na gaano sobrang kalungkot yung araw na yun. Alam mo, mas matimbang yung mga anak ko kahit sa lahat ng bagay. Kaya dito ngayon, pinapapirma ako ng bagong kontrata, which is 2 years na naman yun. Pero magandang offer. Kung kailan pa umakit, tumaas ang offer sa akin, tumaas ang sahod dahil another new contract dahil tumagal na nga ako 4 years na. At ngayon, gusto nila talaga ako mag-sign ng bago para mag-stay pa. Kasi nakikita nyo lang all around, nag-e-edit ng videos nila or something or whatever. Maraming dahilan na hindi ko din akalain magugustuhan ako dito na papa-stay pa talaga ako. Pinipilit ako ng manager namin mag-stay. Pero, ewan ko, tumitimbang yung malaking pera na sahod. Pero matimbang pa rin ang mga bata. Kasi na-observahan ko ngayon doon sa bakasyon na kwento ko na tumira kami sa simpleng apartment, room for rent lang yun ha. Maliit lang na kwarto, may kama, electric fan lang, walang TV. Walang kusina, walang sariling kusina o banyo. Sa labas pa may kibanyo ka, may pump yung tubig na pangligo. Pero hindi ko na-feel yun. Hindi ko na-feel na ganun ang buhay ko. Parang kontento, masarap ang buhay pagkasama mo ang pamilya mo, ang anak mo. Tapos ang nilalabas kong budget lang namin kasi nakatago yung budget ng bata. Bumubunot lang ako doon, mga 100, 150 a day. Kasya na yun sa maghapon. May almusal na kami, may tanghalian, pati dinner. At masaya ang buhay. Iba. Iba nga yung simple. Kaya ang sinasabi na iba yung may blessing, iba talaga yung masaya ka. Tignan mo, kunwari, may mga mayayaman na ang sarap ng mga ulam sa mesa. Sarap ng beef steak o ano na yan, lechon. Pero hindi sila masaya. Kumakain silang hindi masaya. Stress sila, hindi sila masaya. Temporary lang o ano. Kumpara mo, mayroon mga mahihirap minsan na kumakain lang ng tuyo.
Pero pag tinignan mo yung pamilya na kumakain sama-sama na, hindi mo kayang bilhin yung ngiti nila. Yung ngiti nila, yung tuwa nila, yung saya nila magkakasama is hindi magtataka ka bakit kumakain lang ng tuyo at kanin pero ang saya nila. Ito ang sarap ng pagkain, di pa rin masaya. Something na may kinalaman kapag buo talaga ang pamilya. Ibang pakiramdam pag andiyan ka sa mga anak. Kaya nga sana, alam ko bihira yung mga ganitong lalaking kaya mag-tiis. Kasi may mga iba na parang wala lang eh pag nagkaroon ng anak, di ba? Parang kinalimutan lang, feeling binata o something. Pero sa akin, sobra. Matimbang sobra ang bata sa puso namin. Bukod sa siguro, dahil naman ako din sa tatay ko, dahil sa mga Arabo mapapansin mo is, matimbang ang anak sa kanila. No? Ang anak sa kanila is, minsan may nagsasabi nga mas mahal pa nila ang anak nila kaysa sa asawa. Yan ang mga ibang Arabo talaga, na mas mahal pa nila yung anak nila kaysa sa asawa. Ganun katimbang ang anak sa puso niya. So naramdaman ko yun sa mga anak ko. Kaya lang ako dito para din naman sa kanila. Eh. Yung gusto ko makita ko sila na, kasi may phobia na ako dati sa paghihirap ko na kahit anong sipag ko doon sa panganay ko, na anong sipag ko sa buhay sa time na yun sa Pilipinas, mahirap pag wala kang puhunan, walang tumutulong sa'yo, walang may pakialam. So kaya andito din ako bukod sa pag-aaral din. Bukod sa intention na mag-ipon, yung intention ko din mag-aral. Makapag-aral din kaya pumunta ko dito. So dalawa ang purpose ko din. Pero ngayon, alhamdulillah naman, marami na ako natutunan dito na kapag-aral din. So, konting ipon na lang at pauwi na talaga ako dahil hindi na kaya yung ganitong sitwasyon. Masakit sa puso. Lagi ako nalulungkot sobra. At may pinagdadaanan na din akong sakit sa pag-iisip ngayon. Sasabihin ko lang sa ibang vlogs, inshallah. Maraming po salamat sa pakikinig sa story ko at sa oras na ibinigay nyo. Sana po yung mga iba nakapag-isip. Isip para sa anak nila na mas matimbang pa rin. Sa totoo lang, yung mga iba tinatanong ko dito, mas mainam umuwi na lang daw. Yung mga iba sabi, wag ka umuwi, wala ka pa ng bahay lupa. Siguro nga, may point din sila, pero may point din yung iba, na which is pag sa Islam, ano na, kailangan mo nang bantayin yung mga anak mo. Malaki na sila. Wala pa naman sila sa sitwasyon ko kasi, ang kapatid ng asawa ko dati ang nag-aalaga. Yung kapatid ng bunso ang babae nag-aalaga. Siya lang mag-isa. Wala kahit sinong kasama. Hindi pa siya Muslim. Hindi mo matiwala kung anong pinapakain sa bata, paano niya inaalaga. Malaki na yung panganay ko, 7 na siya ngayon. Which is yun na yung time na kailangan nila matuto magsala, magdasal, matuto sa mga Islam, mag-hijab. So, feeling ko, kailangan nila ako sa tabi nila. Kaya ito, nagdadalawang isip ako kung magpipirma ako ng kontrata o hindi. Or magbakasyon muna ako, absorban ko ang Pilipinas. Kasi sumasabay yung sitwasyon sa Pilipinas. Sitwasyon na ganitong pandemic ngayon, sabi nga sa akin ng isa dito, kung kahit may puhunan kapag uwi mo ng Pinas, at sino naman bibili sa'yo, kumbaga, wala din pera ang mga tao. Pero ewan ko, yung mga taga-Pilipinas, please comment below kung ano ba talaga sitwasyon sa Pilipinas ngayon. Kahit pa paano. Sa isip-isip ko, kahit ma-lockdown ka naman sa loob ng bahay, kung kasama mong pamilya mo, iba pa rin ang timbang niya kumpara na na-lockdown ka dito na walang kasama. Maraming salamat. Sarap ng beach, sarap ng fresh air. Tagal natin din ang experience ng beach. Fresh air. Ito yung Tundaligan Beach. Welcome to Tundaligan Beach!